love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3B. Quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Eto, at hawak ko na ang ipamimigay natin na Realme 6. Kailangan lang mapaabot natin ang isa kong channel sa 15,000 subscriber para ma-iraffle na natin. Ilalagay ko sa description ng link. Asahan ko ang inyong mainit na suporta. Salamat. Disclaimer lang pala ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat. Tara, simulan na natin ang part 23. Nagawa na naman malamangan ng Aichi ang Kanagawa. Nagiinit na si Muroboshi. Dapat na ata nila ibalik ang solid na 5 ng Kanagawa. Usap-usapan ng mga fans ng Kanagawa. Kaya ko, tawag ni Coach Anzai. Yes po, Coach. Pagpasok ng 10 minutes, ibabalik na natin ang 5 sa court. Kailangan na natin sila para magawa na natin mapalayo ang ating kalamangan. Napansin ko rin kay Miyagi na nawala siya sa laro niya. Wika ni Coach Anzai. Opo, Coach. Naiintindihan ko po. Sagot ulit ni Ayako. O kayong 5, maghanda na kayo at ibabalik na kayo sa loob ng court. Sabi yun ni Coach Anzai. Kailangan magawa na ninyo mapalayo ang ating kalamangan. Naiintindihan nyo ba? Paalala ni Ayako sa 5. Lumapit si Sakuragi kay Coach Anzai. Sabay sabing, buti naman tatang at napag-isip-isip mo na kailangan na kami sa loob ng court. Huwag ka mag-alala, tatang. Di ka namin bibiguin. Sabay tawa ng malakas ni Sakuragi. Dagdag pa ni Sakuragi, ako ang henyong si Hanamichi, ang tatapos ng laban. Natawa ulit ito ng malakas. Gunggong, wika ni Ayako kay Sakuragi. Sabay hampas nito ng pamaypay niya. Manahimik ka nga dyan. Maupo ka muna dito. Aray naman, Ayako. Nakakadami ka na. Gigil na sabi ni Sakuragi. Uy, tingnan nyo. Mukhang ibabalik na yung solid na 5 sa loob ng court. Makikita na naman natin kung paano magkalat si Hanamichi. Wika ni Takamiya, sabay ngisi nito. Ano ka ba? Hindi na yan magkakalat. Ang laki na kaya ng inimprove niyang si Hanamichi. Sabat naman ni Oksu. Pagpasok ng 5 na yan, siguradong isang mainit na labanan ang magaganap. Ito ang pinakahihintay ko. Tugon ni Mito, sabay ngisi rin ito. Nasa panig nga ng Kanagawa ang bola at hawak ito ni Miyagi. Hoy, Miyagi! Kumalma ka lang dyan. Kung ano-ano na naman nasa isip mo, kaya nawawala sa iyo ang bola. Sigaw ni Mitsui. Oo na, alam ko, sagot ni Miyagi. Pero may laman talaga ang tingin niya sa akin kanina. Di ko alam kung ano ba talaga yun. Para siyang leon na gutom sa tagumpay. Bulong sa sarili ni Miyagi. Umatake na nga si Miyagi at bantay naman siya ni Muroboshi. Ipapasa na niya sana ang bola kay Mitsui. Pero bago pa ito makuha ni Mitsui, na-check na ito ni Ryuji. Huli ka! Alam ko naman na kay Mitsui mo ipapasa yan. Dahil gusto nyo na makagawa ng puntos mula sa labas. Pero di na uubra yan. Dahil check ko na yan. Bulong ni Ryuji habang ibinababa niya ang bola mula sa pagkakaagaw nito. Baba na agad! Magmadali kayo! Sigaw ng coach ng Aichi. Ryuji, pasa mo sa akin, dali!
wika ni Muroboshi. Di na nga nagdalawang isip pa si Ryuji at ipinasa niya ang bola kay Muroboshi. Hinabol siya ni Miyagi at Kyota. Pero di na nila naabutan si Muroboshi at nagawa na naman ito na makapuntos. Ang score ay 57-54. Lamang na ng tatlo ang Aichi. Kainis! Ang bilis niya tumakbo. Parang di siya napapagod. Ang laki ng hangin niya sa katawan. Wika ni Kyota. Hoy, Miyagi! Ano bang klaseng pasa yun? Masyadong halata. Kaya nagawang matchek. Pagsita ni Mitsui kay Miyagi. Ang bagal mo kasi. Dapat kinuha mo na agad. Yan tuloy. Naunahan ka. Sagot naman ni Miyagi. Ako pa talaga ang may kasalanan. Gunggong ka kasi kung mag-assist. Inis ulit na sabi ni Mitsui. Kayong dalawang gunggong dyan, huwag na kayong magtalo. Bawi na lang. Hindi ito ang oras para sa ganyan. Malakas na sigaw ni Akagi. Ano ba nangyayari kay Miyagi? Nasira na kaya ni Muroboshi ang laro niya? Para siyang natatakot. Bulong ni Ayako sa sarili niya. Hawak na nga ulit ni Miyagi ang bola at ipinasa niya ito kay Fukuda. Pagkakuha ni Fukuda sa bola, sumalaksak agad ito. Pero nagawa siyang mapigilan ni Ryuji. Dahil di makawala si Fukuda, ipinasa niya ito kay Kyota na nasa perimeter. Pagkakuha nga ni Kyota sa bola, nag-jump shot agad ito. Sinabayan naman siya ni Ichiro. Dahil nailang si Kyota, hindi tuloy pumasok ang tira niya. Ano? Bakit di pumasok yun? Ang malas naman oh. Inis na sabi ni Kyota. Nakuha nga ni Yamamoto ang rebound. Fast break! Sigaw ni Ryuji. Ibinalibag nga ni Yamamoto ang bola at nakuha naman ito ni Ryuji. At nagawa na naman nila na makapuntos. Ang score ay 59-54. Lamang na ng lima ang Aichi. Wow! Ang bilis nila. Nalamangan ng Kanagawa. Sige, Aichi, ipagpatuloy nyo lang ang play na yan para matalo nyo sila. Sigawan ng fans ng Aichi. Tumayo nga si Coach Anzai. Sabay sabing, kayong lima, palitan nyo na ang nasa loob ng court. Fujima, maiwan ka. Si Jin muna ang ipapasok ko para may tagatira sa labas. Okay? Okay po, coach. Sagot ni Fujima. Humingi nga ng substitution ang Kanagawa at nagpalit sila ng player. Nice, mga kasama. Ang ganda ng ginawa nyo. Kami naman, wika ni Sakuragi sa mga pinalitan nila. Ayan na, ang hinihintay ko. Ibinalik na ang lima. Mainit-init na labanan to. Wika ni Mito. Hawak na nga ng Kanagawa ang bola at ibinababa ito ni Sendo. Okay team, matagal-tagal tayong naupo. Kailangan magpakitang gilas agad tayo. Bigla nga sumalaksak si Sendo at nagawa niyang malusutan si Muroboshi. Sinubukan naman siyang habulin ni Oka. Yun nga lang, di nito napansin na iniwan niya pala sa 3-point line si Jin. Yan ang pagkakamali mo, bata. Iniwan mo ang bantay mo, ngiting sabi ni Sendo. Ipinasa nga ni Sendo ang bola kay Jin at nagpakawala agad ito ng isang tres. Dahil wala siyang bantay, maganda ang pagkakarilis nito sa bola. At yun nga, pasok ang tira nito. Puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 59-57. Napababa agad sa dalawa ang lamang ng Aichi. Nice shot, Jin. Walang kakupas-kupas ah. Bati ni Maki. Nginitian lang siya ni Jin. Ibinalik na nga sa loob ng court ang solid na player ng Kanagawa. Magagawa na kaya nila mahabol ang Aichi? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantoman and sign out. Bye-bye!